Guys, magandang araw sa ating lahat. Ngayon ang gagawin natin ay magte-test tayo ng ating ECT or engine coolant temperature sensor. So, sa maraming nagtatanong kung saan yung location ng ating ECT para sa ating Day 64W, nandito yan sa likod ng ating makina, sa may cylinder head, sa likod nito. Tatanggalin natin to, itong hose, tapos itong tubo, may Tornillano Merges, tapos doon sa may air cleaner natin, tanggalin din natin yung hose na yan para magkaroon tayo ng access dito sa ating ECT. So yan ang gagawin natin muna, tapos tatanggalin natin yon, tapos papakita ko sa inyo kung paano natin itetest. Kasi ito, ang nangyari, bali nag-overflow yung kanyang coolant doon sa reservoir kahit bagong palit na yung thermocap niya, yung thermostat, tapos okay naman yung radiator cap niya. So pinalitan na yan ng bago, tapos ganun pa rin, pero dati mas malala, mas mabilis siyang umapaw yung coolant niya doon sa reservoir. So ngayon, pag sobrang init na kasi ito, inaantay ko na umabot ng 100 degrees Celsius. So hindi pa rin siya umaandar yung ating auxiliary pan. So tinest ko na rin siya kung paano nyo malalaman yung ating auxiliary pan kung gumagana. Ang gagawin nyo lang, hugutin nyo lang yung socket doon sa likod, yung nakakabit doon sa ECT natin. Pag yan ay umandar, ibig sabihin gumagana yung ating auxiliary pan. Kailangan din siguraduhin natin na naka-on position yung ating susi bago natin gawin yon. Simulan na natin. So iti-test natin siya gamit yung multimeter. So tanggalin lang natin to, luwagan natin para may access tayo doon. Okay? Yung mga tatanggalin natin na tornilyo ito. Tapos yung clamp, luwagan natin. Yung clamp dito. May clamp yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na clamp. Tapos yung tornilyo, tanggalin natin. Tapos meron pa yan dito, isa ito. So may isa pang tornilyo yan bago natin matatanggal ito. So guys, ayan nga, natanggal na natin yung tubo, yung sa papunta dito sa may turbo natin. Natanggal na natin yung hose. Ayan. Tanggal na natin. So ngayon, ito na yung sinasabi ko sa inyo na ECT sensor natin. So ito. So maliwanag na ngayon, ay pakita ko na sa inyo kung saan nakalagay yung location ng ating engine coolant temperature. Sa mga nagtatanong, so para sa inyo ito. Yan. So dito siya sa likod ng ating makina, nakakabit siya sa may cylinder head. Yan. So ito yun. Tapos ito, tatanggalin natin yung socket. Tapos ito na sensor para matest natin siya. So hugutin lang natin ito. Wala na siyang lock. Ayan. So dalawang terminal lang siya. Titingnan natin kung may number ito dito sa sensor. Check natin. Parang hindi na ito yung original niya, pero double check pa rin natin. Baka ito yung problema natin. Tingnan natin kung gumagana. Ito yung socket ng ating ECT. So palamigin lang natin ng kaunti, siguraduhin lang natin na malamig yung ating makina bago tayo magtanggal niyan. Kasi may pressure yan. Mahirap na masirita ng mainit na tubig. So iwas lang tayo sa disgrasya. Tapos itong socket na ito, ito yung sa oxygen sensor. Bali dalawa yan, ito yung isa. Yan. Ito yung isa, papunta yan dito sa upstream. Ito yung upstream. Tapos yung isang sensor natin na yon, nasa may after catalytic converter. Tapos yung isa naman dito sa may exhaust manifold natin bago mag catalytic converter. Ayan yung mga kadalasan na nagiging problema natin pag nagkakaroon tayo ng check engine. So yung kadalasan na nasisira, oxygen sensor. So may nabibili naman yan sa online, pati yung ating ECT, meron din nabibili niyan. Okay. Palamigin lang natin. So, ayan guys, pagka malamig na yung ating makina, pwede na natin tanggalin yung sensor. Gamit tayo ng number 19 na combination. Ang pagtatanggal niyan, paangat, pakaliwa. Ayan o. Ayan. So, ikot lang natin yung pakaliwa.
Malambot lang. Pwede na nating gamitan ng kamay pagka maluwag na. You know, siguraduhin din natin na walang pressure yan. Pag tinanggal natin kasi baka siritan tayo, siguraduhin lang natin. Yan. So, syempre, tatapon ng coolant yan. You know? So, para hindi matapon lahat ng coolant, barahan natin. So, babarahan na lang natin ito. Basahan, tapos may tornilyo sa loob. You know, para hindi maubos yung coolant natin. Lalo na kung wala pa tayong pang lagay, pang refill. So, ito muna. Pero pwede naman tayo gumamit ng distilled water muna. Kung wala kayong coolant, tapos nagtanggal kayo nito, bawasan yung coolant nyo, distilled water lang po. Wala tayong ibang gagamitin na tubig, kundi distilled water lang. Yeah. Ito yung engine coolant temperature nya. Check natin to, yung resistant kung ilan. So, kailangan, pag nagtest kayo nito, ang resistant nya, pagka sa malamig na tubig, ay tumataas dapat yung resistant. Pagka mainit naman yung tubig, kailangan bababa siya. So, malalaman natin kung gumagana ng maayos yung ating ECT sensor. Okay, check na natin. Guys, ngayon papakita ko sa inyo kung paano mag-test ng ating ECT sensor or engine coolant temperature sensor. So, ngayon, kailangan natin ng tubig, tapos maglalagay tayo ng yelo para maabot natin yung 1 degree Celsius. Maglalagay tayo ng tubig dyan, tapos kung meron kayo na temperature na pansukat sa tubig, mas maganda. Tapos, si-check din natin yung ating temperature sensor sa mainit na tubig. Kailangan ng reading niya sa ating multimeter. Pagka malamig yung tubig, nasa 1 degree Celsius, kailangan nasa 2,000 to 3,000 ohms ang sukat niya, ang reading niya dito. Tapos, pagka mainit naman, ang sukat niya ay 200 to 300 ohms. Yung sukat dito sa ating multimeter. So, ngayon, kailangan natin ng alligator clip para dito sa ating sensor. Dalawang terminal yan. So, walang namang problema kung magkabaliktad. Ang isa niyan sa negative, tapos yung isa sa positive ng ating multimeter. Iwasan lang natin na magkadikit para mabigyan tayo ng magandang sukat or accurate na sukat sa ating multimeter. Tapos, yung itim, ikakabit natin dito sa itim ng multimeter. Dito. Tapos yung red naman, dito sa red. Kung meron kayong pansukat ng temperature, susukatin natin yan, kailangan ang temperature nito ay nasa 1 degree Celsius. So, lagyan pa natin. So, yan. Kailangan malamig. So, antayin lang natin ng mga ilang minuto para lumamig yung tubig. So, bali ito yung sensor na tinanggal nila yung dati. So, tingnan natin to kung gumagana o hindi. Ilalagay natin sa 20,000 ohms. So, ang hinahanap natin ay 2,000 to 3,000 ohms. So, isiset natin yan dito sa 20,000 ohms. So, lagay natin. So, dapat ang reading niyan ay 2,000 to 3,000 ohms. So, ayan. Halos 2,800, 2,900 ohms. So, ayan. Pagka sobrang lamig, mas lalong tataas yan. Pagka sa malamig, tumataas yung resistance natin. Pagka sa mainit naman, bumababa yung resistance. So, ayan. Nasa 3,100. So, ayan, 3,150 ohms, 3,160 ohms. So, ganyan dapat ang reading ng ating ECT sensor pagka gumagana. So, ngayon, gagawin natin sa mainit naman tayo. Check naman natin sa mainit na tubig. So, ibig sabihin ito ay gumagana sa malamig na tubig. Okay? So, ngayon, maglalagay naman tayo ng mainit dito na tubig. Kailangan mga 90 degrees. Yung sukat niya dito, dapat ang reading natin dito ay 200 to 300 ohms sa ating multimeter.
So bali itong number na lumalabas dyan, ito times natin yan sa 1,000. Yung na lumalabas dyan na numero. So 3.3 times 1,000. So yun yung reading natin. So 3,300. Sa mainit naman tayo. So itatapon na natin to, check natin sa mainit na tubig. Ngayon guys, nag-init tayo ng tubig. Kailangan yung sa mainit naman na tubig, ang temperature niyan ay dapat nasa 90 degrees. So ang reading natin sa ating multimeter ay 200 to 300 ohms. So ililipat na natin siya sa baso para ipakita sa inyo yung tamang reading ng ating ECT sensor. So patayin na natin. So ayun nga guys, ililipat na natin dito yung tubig. Kahit mga 180 ml lang na tubig, pwede na yan. Okay. Tapos ilulublob na natin yung ating ECT sensor. Kailangan nyo makikita natin na reading dyan ay between 200 to 300 ohms ang reading dapat sa ating multimeter. So ayan nga guys, nilagay na natin sa mainit na tubig. Ayan reading nya. So the times lang natin sa 1000 yan. So ang equivalent nyan ay 290 ohms. So ibig sabihin yung ating sensor ay gumagana ng maayos. So ayan. So guys, dito naman yung chine-check natin yung not functioning na ECT sensor. Yung tinanggal natin doon sa sasakyan. Yung hindi gumagana. So nilublob natin siya sa may yelo. Bali lumabas siya halos 4,300 ohms yung pumatak sa ating multimeter. So ibig sabihin ito ay hindi siya nagpa-function ng maayos. So ayan, 4.27. So yung kanina halos nasa 3,000 ohms lang. Ito 4,280 ohms. Kailangan ng ohms reading natin dyan ay 2,000 to 3,000 ohms lang. Umabot siya halos 4,000 ohms. Okay, check naman natin yung mainit. Maglalagay naman tayo ng mainit na tubig. So ito, nagpakulo na tayo. Boiling point, 90 degrees Celsius, pataas. Kailangan ng reading niya ay 200 to 300 ohms. So ayan, nakaset na sa 20,000. Okay, tapos check na natin to, nakabit na rin yung terminal. So check na natin kung ilan yung reading niya. So ayan. Kailangan 200 to 300 ohms lang. So nasa 1,000 pa, 900. So yung reading dyan, the times lang natin sa 1,000. Pagka masyado mataas ang reading natin dyan, so hindi yan gagana ng maayos. Kailangan between 200 to 300 ohms lang. So yun, boiling point dyan guys. So ang reading niya halos nasa 570 ohms pa. So yan, hindi talaga ito nag-function na maayos, itong ating sensor na nakalagay doon. Sana ito yung problema natin kung bakit hindi nag-automatic yung ating auxiliary fan, hindi nag-on and off. Kasi ito, ang function nitong ating ECT sensor, ito yung nagtitrigger doon sa ating auxiliary fan para mag-on and off. Yan ang pinaka-switch niya. Kasi pag yan ay not functioning, ang mangyayari niyan, hindi mag-on ang ating auxiliary fan pag na-reach nyo na yung tamang operating temperature ng ating makina na 98 to 100 degrees Celsius. Kailangan na under na yung ating high sa ating auxiliary fan. Kasi may high and low yung ating auxiliary fan. Yung low, gumagana yung pag-on natin ng ating AC. Pag naka-off yung ating AC, ito yung nag-trigger sa ating auxiliary fan para mag-on and off. Ayan guys. So, not functioning tong ating engine coolant temperature sensor. So, papalitan natin yan ng bago. So, ganyan lang kadali mag-test ng ating ECT sensor or engine coolant temperature sensor. Kung nagustuhan nyo itong ating video, huwag po natin kalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel. At pakiclick po ng ating notification bell para updated po sila sa mga video ko pa pong i-upload. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.